Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo. At bigyan po natin ng isang malakas na palakpak ng ating Diyos na buhay. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Patuloy ka namin inaanyayahan, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Punuin mo po ng iyong presensya ang lugar na ito. At dalangin namin, Panginoon, na maramdaman po namin yung spirit of worship na nanggagaling sa iyo, Lord. Sa oras pong ito, Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran, ng kalinisan ng aming puso upang malaya ka naming purihin. Malaya naming itaas ang aming mga kamay at malaya ka naming sambahin sa araw na ito. Patuloy kang madakila sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At dalangin namin, God, na alisin mo lahat ng hadlang upang hindi kami makapagbigay papuri, upang hindi namin maibigay sa iyo yung buong pusong papuri. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na to, nais naming marinig ang iyong mga salita. Pagbasa sa salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kabanata 1, talata 3 hanggang 7. Tuwing inaalala kita sa aking panalangin, araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng tapat, gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. Sabik na akong makita ka upang malubos ang iyong kagalakan, lalo na kapag naaalala ko ang iyong pagluha. Hindi ko malilimutan ang tapat mong pananampalataya na unang pinaglay ng iyong lola si Loida at ng iyong inang si Eunice. Natitiyak kong nasa iyo ang pananampalatayang ito dahil dito pinapaalala ko sa iyo na gagamitin mong mabuti ang kaloob na binigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang espiritong binigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Hallelujah. Amen nga, Panginoon, na salamat sa iyong mga salita. Sa iyong mga salita na gabay namin sa bawat araw. At sa oras na ito, Panginoon, dinggin mo ang papuri ng bawat pusong nag-aalay sa iyo ng wagas na pagpupuri, O Diyos. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, O Diyos. Patuloy naming nais na maramdaman ang iyong presensya sa oras na ito. Yakapin mo po ang bawat isa. Patuloy nga na, anuman, Panginoon, yung kabigatan na nararamdaman namin sa oras na ito, anuman yung pinagdadaanan namin, patuloy namin inaalay sa iyo, Panginoon. Into your hands.
mahina at itaas ang pangalan mo. Lord, you deserve all these praises na namumula sa aming mga puso. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Hallelujah. Malakas na malakas mo para sa amin. Sabi po sa Psalms 118 verse 24. This is the day that the Lord, ano po? Has made. So we will rejoice and be glad in it. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya tayo po lahat ay sumayaw, pumalakpak, at itaas natin ang pangalan ng ating Diyos sa buhay. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. This is the day you made. I will rejoice and be glad. You told us.
Alam namin, God,
aming Diyos na buhay at patuloy namin sasandalan, sasandigan. Ikaw ang aming matibay na buhok, Panginoon. Hallelujah! Maraming salamat, Panginoon. Inaniyahan ko po ang lahat na tayo po rito ngayon para po ipanalangin ang ating bansa.
Bago po tayo magsimula, basahin ko po lamang yung 1 Timothy verses chapter 2 verses 8. Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Panalangin, pagsango at pagsasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, maka-Diyos at ito ang mabuti sa Diyos, ating tagapagligtas. Let's bow down our head. Purihin at sambahin ka, Panginoon, sa oras na ito. Kami po ay patuloy na nagpapakumbaba sa inyong harapan. Panginoon, patuloy po namin idinudulog sa iyo ang aming bansa. Bigyan mo ang aming mga pinuno at sa pangunguna po ng aming Presidente Marcos hanggang sa pinakamababang posisyon ng aming pamahalaan ng karunungan, linaw ng isip, lakas at tamang pagpapasya. Panatilihin mo po silang may maayos na kalusugan, ligtas at may sapat na kapahingahan na sa ganon ay magampanan po nila ng tama ang kanilang mga trabaho. Panginoon, patuloy niyo din pong pagpalain ang mga pangunahing pinagkukunan ng aming mga pagkain, ang katubigan at ang kalupaan. Ganun din ang pagkontrol niyo, Panginoon, sa pagtaas sa mga bilihin at petrolyo. Spare us, Lord, sa mga matitinding kalamidad kagaya po ng pagbagyo at paglindol. Protektahan niyo po ang aming bansa sa anumang banta ng pananakop ng mga dayuhan at nakakawasak na impluwensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalawan niyo po kami o ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kaganapan at kasaganaan, Panginoon. At hayaang maganap po ang pagbabago sa aming bayan habang patuloy po naming sinusunod ang iyong kalooban. Patuloy din po naming itinataas sa inyo, Panginoon, ang aming pastor, na si Pastor Edwin. We pray, Lord God, for miracle healing. And we also pray for your provision and protection for their whole family. We completely entrust them to you. Salamat po ng maraming, Panginoon, dahil alam po namin ang lahat ng aming mga panalangin ay sinasagot ni Lord God. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa atin lahat. Amen. Praise God. Sino ba sa atin pinagpalang siksik, liglig at umaapaw? Amen. Amen. Praise God. Yung buhay lang natin eh, di ba? Yung kalakasan na mayroon tayo. Talagang napakabuti ng Diyos. Paano ba tinuturuan tayo ni Jesus sa kanyang mga sa sikretong ng pagpapala, yon sikretong kasaganaan. Diba? Dito, kumbaga yung una, tinuruan ni Jesus Christ yung mga alagad niya na kung paano, anong sikreto ng pagpapala. Diba? Ganun din tayo. Diba tayo yung mga alagad din ng Diyos? Amen? Yun. Kaya dito, sabi nga, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Umaapaw pa at ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Diba? Kung ano yung mga, paano tayo nagkakaloob sa iba, ano ang sukat o ano karami, ganun din ang gagamitin ng Diyos para sa atin. Amen? Yun. Sabi nga dito, sabi dito, ano ang binigay ng Diyos sa atin? Una, ang kanyang kaisa-isang anak. Bakit kaya kaisa-isang anak? Diba,
andun na lahat eh. Package na, di ba? Package. Ang lahat nasa kanya na. Wala na tayong hahanapin pa. Sa unang Juan, chapter 5, verse 11, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Diba? Ipinagkaloob niya yung kaligtasan na hindi binabayaran. Diba? Sino ba sa atin nagbayad ng kaligtasan? Wala, diba? Kaya malaya itong makakamtan ng lahat ng anak ng Diyos. Pangalawa, hindi ito mabibili, matatamo sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Ito ang pinakamabuting kaloob ng Diyos. Biyayang kaloob sa atin, ano-ano ba ito? Buhay, bahay, pagkain, damit, kakayahan, talento. Mayroon ba tayong sariling talento? Wala. Mayroon ba tayong sariling kakayahan? Wala po. Lahat ito ay galing sa Diyos. Kaya tayo nakakagawa eh. Kaya nakakapagtrabaho tayo dahil may karunungan tayong binigay ang Diyos sa atin. Kaya lahat ito, sabi ko nga kanina, package. Si Jesus Christ lang ang kakaloob nito sa atin. Kaya nga dito, sabi ko kanina sa Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos, hustong takal. Siksik, liglig, di ba? At umaapaw. Umaapaw yung kaloob ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. Sino bang makapagsabi dyan na hindi umaapaw yung kaloob sa atin ng Diyos? Yung buhay lang natin, yung kalakasan natin, malakas tayo. Yung iba dyan may sakit eh, di makagalaw. Pero, napapasalamat tayo kasi yung grasya at biyaya ng Diyos nasa atin. Pinagpala tayong malusog na katawan. Kaya nga, nag-uumapaw yung kanyang ibinibigay sa atin. Ang tanong, paano tayo magbibigay at paano natin ito ipapakita yung kabutihan ginagawang kaloob ng Diyos sa atin? Amen. Ngayon tayo ay tumayo. Pakita natin kung paano ang Diyos nagkaloob sa atin ng umaapaw. Amen. Tayong tumayo at tayo'y magkaloob sa Diyos. Salamat sa aking mga kapatid na pinagpala mo at pinasagana yung kanilang buhay. Lahat na kailangan nila, ipinagkaloob mo sa kanila. Maraming maraming salamat po. Maging sa kalakasan, pinagaganda mo ang buhay nila, pinalulusog mo ang kanilang katawan. Salamat po. I-bless mo po ang mga kamay na ito na pinagpala mo. Patuloy, Lord, nga i-bless mo yung mga business nila, mga trabaho, mga ginagawa nila sa pamilya, Lord God. Salamat sa inyo, Panginoon. At patuloy namin ito pinagkakatiwala sa inyo sa kabutihan na ginagawa mo po para sa kanila. Ama, salamat po. Pinupuri namin ang iyong pangalan. Dinadakila ka. Ikaw ang aming hari, Diyos na makatarungan at mapagpalang Diyos. Ito ang aming panalangin na mayroong pasasalamat sa inyo sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ayan po. Sa pumuling malakas na palakpak para sa ating Diyos, tunay nga na napakabuti ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Amen.
Para po sa ating announcement for next week, po, para sa ating intercessory ministry, meron po tayong IPG face-to-face every Tuesday po dito po sa ating simbahan, 10 a.m. Ayan po, inaanyayahan po ang bawat isa. At ang ating online weekly devotion every Wednesday naman po, at sinisend po yung link nito sa ating GC every Wednesday po. Para po sa mga talented dyan, alam ko po na lahat po tayo binigyan ng Diyos ng talent. Amen po ba? So kami po, inaanyayahan po namin kayo sa music na makiisa po sa amin. Every Saturday po, ang dance po ay nag-start sila ng mga 10, ay 1 onwards po. Yan po. At hanapin nyo lamang po si Sister She para magsabi kayo, para ipagamit nyo po yung talent nyo sa pagsasaya. At maging sa vocals and instruments, si Patrick naman po. At nag-start po yung aming practice every 3 p.m. po, every Saturday. Ayan po. Para sa assignments, sa intercessors po, si Sister Carol and si Sister Marlene. Asher, si Jelay. And Marshall, si Brother Mackie. Scriptural, si Angel. Worship leader, si Patrick po. And prayer for the nation, si Sister Aika. Exhorter po, si Sister Carol. At para po sa ating birthday celebrants, si Brother Efren po. Meron pa po bang iba na nagdiriwang ng kanilang kaarawan? Wala na. Anniversary po, wedding anniversary, si ang Bibiano couple at si Pastor at saka si Sister Noemi. Tara po, lapit po tayo. Meron po. Wala. Sige po, at meron po tayong mga guests sa araw na ito. Hallelujah. Tunay nga, napakabuti ng Panginoon. Invited po sila ni Brother Jasser. Yeah. Si Brother Arnel Arcega at saka si Sister Helen Arcega. Hello po. Tayo po tayo. Ayan po. Hello po. Pati po si, invited naman po sila ni Brother Dennis Tin, si Sister Agnes, and si Flor Jen Galera. Hello po. Maraming salamat po. Adalangin po namin na hindi po ito yung una at huli na pag-attend nyo sa aming church. Ang ating pong simbahan ay si Jesus Christ lang po ang ating itinataas. At tayo pong lahat ay tumayo at magbatian. Sunday of the month, at ngayon po ay breaking of the bread. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ito po yung madalas natin pong naririnig every Sunday of the first Sunday of the month sa pagganap po ng ang breaking of the bread. And bakit nga po ba natin ipinagdidiwang ito? At
ginagawa lang naman natin ito every 15 minutes sa isang buwan. Unang-una, ito po ay utos ni Jesus na kailangan nating maunawaan at sundin na may tamang puso. Ang tanong, naiintindihan po ba natin kung ano ang Lord's Supper? At bakit po natin ito ginagawa? At kung naiintindihan po natin ito, sinusunod ba natin ito ng may sinseridad sa ating mga buhay? Pangalawa, ang pagdiriwang po ng Lord's Supper ay pagpapakita ng kabuhay ng ating simbahan. At pangatlo po, ang ating church life, ang church life natin ay hindi po naiihiwalay sa ating buhay Kristiyano. Nakakalungkot nga lang po dahil sa panahon po ngayon ng mga Kristiyano parang nagiging libangan na lamang po ang simbahan. Wala po silang commitment para sa church. So your commitment to the church is a reflection of the kind of your commitment to Christ. Kaya ang bawat isa po sa atin ay kabahagi ng pagdiriwang na ito. Ang tinapay po at inumin ay sumisimbolo po sa katawan at dugo ng Panginoong Jesus sa kanyang kamatayan. He is the bread of life. He is the living water. Jesus our life provider, our life sustainer, Jesus our life. Sa halip po na tayo ang magparusahan ng galit ng Diyos, inako po ni Jesus ang mga ito para sa atin. Kaya po yung paanyaya ni Lord na do this in remembrance of me, He is inviting all of us to be part of His church and to come and join in building His church. Dahil nga po sa kamatayan ni Jesus at muling pagkabuhay, ay naging righteous, naging lifted, naging wealthy, naging healthy, and fruitful po tayo. So, sa ito, inaanyahan ko po tayong lahat ay tumayo para po tayo humingi ng kalinisan sa ating Panginoon. Let's bow down our head. Lord, we come to you now, humihingi ng kapatawaran mo sa aming mga maling naisip, mga salita o gawa namin na hindi naging kaaya-aya sa inyong harapan. We are also truly sorry, Lord, na at all times, at times, mas pinipili pa naming maging makasarili kaysa sundin yung mga gusto mong ipagawa sa amin. We invite you to inhabit our hearts now as we take the bread and the wine. And as we take this, Lord, bind us together as one family na puno po ng pagmamahal niyo. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan mo, Jesus. Amen. Pwede na po elements. I cast my cares on you.
Sabi po sa 1 Corinthians 11:23, ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pinagkanilo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Itaas po natin ang ating mga tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na niyahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Manalangin po tayo. Lord, as we take this bread, inaalala po namin na ikaw ang tinapay ng buhay. Ikaw po ang tumanggap ng lahat ng pasakit at hagupin. Dumanas ka ng maraming sugat dahil sa aming mga kasalanan. Nagpapasalamat kami sa inyo dahil ikaw ang nagbayad para sa kaparusahan namin. Napako kayo sa krus dahil sa aming mga kasalanan. At sa tinapay na ito na sumisimbolo ng iyong katawan, kayo ay nabuhay na muli at napagtagumpayan ng kamatayan. Salamat po, in Jesus' name, amen. Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, taas po natin ang ating mga kopa. Ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin nyo ito, gawin nyo bilang pag-alaala sa akin. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, as we drink this wine, inaalala po namin na ikaw ang nagbibigay ng buhay. Kami ay inyong pinatawad, binigyan mo ang aming kaluluwa ng kapayapaan. Pagmamahal mo ay nag-uumapaw sa buhay namin. Sa wine na ito, nakikita namin ang sakripisyo na ginawa mo para sa amin. Ang dugo mo na dumanak sa krus ng Kalbaryo para sa aming kalinisan. Pinaramdam mo sa amin ang iyong kabutihan at ang may sakit, ang mga may sakit na dinanas mo para sa amin. Salamat po in Jesus' name. Sabay-sabay po natin inamin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Isa pong malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hello. Yan, mga kapuna po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Morning. Nagpalo ba? Parang di naman. Good morning, everyone! Yun, gusto talaga English. Ay! Okay, hallelujah, Lord. Sa umagang ito po, ang ating pong pag-uusapan ay manggagaling sa mga sulat po ni Apostol Pablo para sa mga taga-Galatia, chapter 5, verses 22 to 23. At alam kong pamilyar na po sa ating tunahan. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, and goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Sa Tagalog, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Walang kautusan laban sa mga bagay na ito. So tayo po muna ay manalangin. Tayo po ay pumingit at manalangin. Ama naming nasa langit, salamat po sa inyong salita na aming pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Pakalimisin niyo po kami, Ama, upang maging karapat-dapat po kami sa pagtanggap ng inyong mensahe. Gabayan niyo din po ang inyong lingkod upang maipahayag ng maayos ang inyong salita. Tanggalin niyo po ang anumang maaaring maging hadlang upang ang inyong salita ay makapasok sa matabang parte ng aming puso. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa lahat po ng nabanggit na bunga ng Espiritu, sa tingin niyo po, ano dyan ang mahirap taglayin? Personally, alin po dyan ang mahirap taglayin? Self-control. But, let us be reminded po na hindi po porke na-enumerate po ni Apostle Paul yung mga bunga na yan, sila po ay magkakaiba. Kaya nga po, kung mapapansin nyo, kahit madami sila, siyang sila, pero ang ginamit is singular pa din, fruit pa din. Hindi fruits.
Kahit sa Tagalog, bunga ang sinabi, hindi mga bunga. Ibig sabihin po, ang bawat isang tao na tumanggap sa Panginoon, tumanggap kay Jesus Christ as their personal Savior at meron na pong pinananahanan na ng Holy Spirit, dapat po nagmamanifest sa buhay natin ang mga bunga na yan. Hindi pa pwedeng meron ka ng lima at wala ka ng apat. Hindi pa pwedeng meron ka ng anim at wala ka ng tatlo. Nagkakataon lang po siguro na mas visible yung ibang katangian, yung ibang bunga na sinasabi. But dapat kahit ilang porsyento meron tayo ng lahat ng yan. Ngayon kung wala, wala ka talaga maramdaman. Wala, hindi ka makaramdam ng goodness. Hindi ka makaramdam sa sarili mo ng gentleness. Then, it's time to reassess ourselves. Tunay ba na nakatanggap tayo sa Panginoon? It's not too late na i-recommit natin yung ating sarili sa Panginoon. So narinig ko kanina, sabi, self-control yung mahirap. At tumpak, yan talaga yung pag-uusapan natin ngayon. For the sake of improving ourselves, better na magkaroon tayo ng self-control, talakayin natin sa umagang ito ang pat. Are you in control? Am I in control? Are we in control? Kontrolado po ba natin ang mga sarili natin? At sa oras na ito, makukontrol po ba natin yung mga sarili natin na hindi makatulog sa pakikinig ng mensahe? So, application agad. So, yun nga. Sa mga interviews, kunyari may mga krimen na nangyari. Pag tinanong yung accused, bakit mo nagawa ang isang krimen? Ang madalas nating naririnig, hindi ko po napigilan ang sarili ko. Yung bugso ng damdamin ko, hindi ko napigilan. Laging ganon, nagdilim po yung paningin ko. Kaya nagawa ko po ang bagay na yan. Sa mga away trapiko, simpleng away, pero pag nag-aaway sila, grabe yung mga salitaan nila. Lahat ng mga masasakit na salita, lahat ng mga mura naririnig sa bawat panig. Pag natapos na yung, minsan nga, nagkakasakitan pa, and worse, nagkakaroon ng patayan. Pag natapos na, napunta na sila kay Tulfo, bigla nagiging maamong tupa. See, yan ang nagagawa ng kawalan ng self-control. At lahat tayo, in many ways, or sabihin na natin konti, sa mga ibang aspeto ng buhay natin, nawawalan talaga tayo ng control. So, bago tayo magtuloy-tuloy, ano ba ang ibig sabihin ng self-control? What is self-control? So, maging sudyante muna tayo ng konti ngayong umaga to. Self-control, ang Greek word ng self-control is enkrateia. And enkrateia derived from two words, en and kratos. En means inside, and kratos means power. And there are two kinds of power. Democracy or power ruled by the people. Last week, we celebrated the acts of power revolution. That's one kind of power. And then, theocracy, government by God. We, as a Christian, we are governed by God. So, essentially, self-control means power or strength within. Pwersa na nanggagaling sa loob. Kaya nga, minsan, pagalit tayo, yung kamao natin, bigla, boom, umiigkas. Yung mga salita na binibitawan natin, hindi natin makontrol. Bakit ka sa loob nang gagaling? Though may mga triggering factor, but at the end of the day, sarili lang natin. And di ba lagi natin naririnig na dito sa mundo, hindi naman talaga si Satan ang kalaban natin. Ang pinaka kalaban natin, sarili natin mismo. Agree? Or kung hindi mo kayo mag-agree. Charot. Ano lang po yan, kinokontrol ko yung sarili ko. Napapabilis na naman ako. So bakit gano'n na lang kahalaga na taglayin natin ang self-control? Kasi sabi nga, ang self-control, makikita natin siya, magagamit na siya, natin siya sa pang-araw-araw nating buhay. Sa bahay man, uy, mga nanay, gamit na gamit yan. Sa trabaho, gamit na gamit yan. Kahit saang dako, gamit na gamit natin yan. At yan po ay connected sa lahat
ng bunga na binanggit kanina. Too much love will kill you. Kanta yon. Pero totoo. So you have to have self-control. Ngayon, isa-isahin natin. Sabi dito, it takes self-control to show true godly love instead of lust and infatuation. Yung key verse po natin, pinabasihan po natin, galing siya sa Ephesians, though hindi po yan yung pinaka-exactong ano, basis lamang po yung Bible verse for your info po. So pag sinabi po natin godly, ano ibig sabihin ng godly? Naka-Diyos. Pure, clean, holy. Pasintabi sa may mga karelasyon. But if we want our love to be godly, then dapat hindi natin ginagawa yung mga bagay nang walang basbas ng Panginoon. Kasi baka hindi na yan love, magiging lust na yan. See, merong artista akong na balitaan nung nakaraan. And they are together for almost 10 years. And they are proud to announce that they are practicing celibacy or the absence of sex in their relationship. I don't know kung Christian sila. Kung Christian sila, wow, kahanga-hanga. Pero kung hindi sila Christian, mas kahanga-hanga. See? Kasi alam nila yung godly love. Eh, ginagawa namin po yan kasi love namin ang isa't isa. Are you sure? Are we really sure? We are not here to condemn. Wala tayo dito para mag-condemn. But we are here para i-realign ano ba ang layunin ng Panginoon. Ano ba yung gusto ng Panginoon. So kung talaga hindi na naiwasan, then repent. Ask God for forgiveness and then restart all over again. Itama na natin yung dapat itama. Saan papasok ang self-control? Huwag kayong pupunta sa mga lugar na alam nyo mawawalan kayo niyan. Mga kabataan na into relationship, huwag nyong gagawin na mapag-isa na alam nyo na mawawalan kayo ng control niyan. Isang dikit lang, magniningas ang apoy. So alam, kayo dapat na pumasok sa relasyon na ganyan, alam nyo na eh, alam nyo na dapat yung responsibilities nyo. Sa jeep, nakakalungkot. Grabe yung PDA. Public display of affection. Yan ay public place. Eh, what more pa kung silang dalawa na lang? No, again, hindi naman natin judge. We're not here to judge. But kung nagagawa nga yan in public, and one, what more pa in private? So, papasok yung self-control dyan. Sa pagpipigil sa ating mga sarili, you are blessed, we are blessed. Why? Kasi nakakarinig na tayo ng mga ganitong teaching. Alam na natin, dati pa si Pastor, hindi sila nagkulang sa paalala sa bawat isa sa atin. Personally, nagawa ko din po yung bagay na yan. Pero kasi noon, ang alam ko lang, moral obligation, but yung moral obligation na yun, magagalit lang yung parents ko. Baka pag-usapan ako ng mga martes sa mga kapitbahay ko. Wala yung spiritual obligation. Wala yung nakakahiya sa Lord, nakakatakot sa Lord. Pag ginawa namin to, pag ginawa ko to, nakakahiya sa Lord. Mawawalan ako ng respeto sa Panginoon. Dahil hindi naman ito ang disenyo ng Panginoon sa amin. Okay po ba? Para sa wala natin sa Lord. No, ang sabi ko nga, i-realign. We are here to realign ourselves. Restart. And then, yan, pagbulay-bulayan natin, ano ba ang gusto ni Lord? Is it godly love? Yes, di ba? Pangalawa pa. It takes self-control to have godly joy when we are facing a difficult situation in life. Totoo naman. Mahirap naman talagang
magkaroon ng kagalakan pag yung buhay natin ay hindi perfecto, hindi maayos, nasa rough road, mahirap talaga. Kaya nga, it takes self-control para hindi tayo magpalugmok sa depression na tinatawag, sa anxiety na tinatawag. Yung joy na tinatawag, hindi naman yun yung wala ka ng problema. Wala naman kasing ganun. Lahat tayo may mga kanya-kanyang daladala, ibang-ibang level nga lang. But, it takes self-control para hindi tayo magpakabaon. Sabi nga, tambayan mo, daanan mo lang, huwag mong tambayan. Ano pa? Mahirap, pero alam naman natin na pagkatapos ng unos na yan, pagkatapos ng mga struggles natin, pagkatapos ng mga trials, merong magandang laan ang Diyos sa bawat isa sa atin. It takes self-control to get along with others and make peace instead of constantly getting into conflict. Tingnan mo yung isang picture, parang bomba. Sasabog na siya. Yung isa naman, kalapate, which is signifies peace. Totoo naman talaga. Napakahirap naman talaga magkaroon ng self-control. Lalo na sa mga taong... sa mga taong... Well... Kakatuwa. Meron nga akong reels, wah. Nag-promote ng reels. Yung mga dapat gawin sa mga taong nakakagigil na nakakainis. Alam mo ang gawin lang daw? Ngitian at mag-walk out. Kaya naisip ko, baka pag ngitian mo naman, umbagin ka naman para namang nai-insulto siya. Pero ang pinaka-ano lang is, ignore. Kasi wala namang mangyayari. Alam mo na nga na mahirap siyang kausap, walk out. Walk out ang sagot sa mga taong mahirap kausap. At pag ginawa mo yan, makukuha mo yung respeto ng mga taong nakakakita. Respeto ni Lord. Magmumukha ka pang matalino. Kasi hindi ka pumatol. Sunod pa. It takes self-control to patiently bear with others rather than quickly condemning them. Parang halos same lang sila. Minsan mahirap talaga. Pero, maging reminder din po sa bawat isa sa atin na huwag din nawa na tayo din yung nagiging triggering factor kung bakit nawawala ng pasensya yung mga tao nakakasalamuhan natin, yung mga tao mahal natin sa buhay. Yung mga anak na nakailang utos na si nanay, puro wait lang, pag sumigaw si nanay, sinanay na yung nagger, sinanay na yung malakas ang boses, sinanay na yung may kasalanan. Well, in fact, ang pinanggalingan naman ay yung anak. Yung mga mag-asawa, sa tagal ng pagsasama nyo, alam nyo na dapat yung ayaw at gusto ng bawat isa. Ayaw ng asawa mong babae na yung tuwalya nyo ay kung saan-saan lang nakasabit. Malaking bagay ba na isabit sa tama? Lagayan? Malaking bagay ba na yung pinaghubera na damit ilagay sa tamang lalagyan? Di ba hindi naman mabigat na trabaho? Pero bakit hindi natin ginagawa? Tapos pag nabunga na yung nanay, sasabihin mo naman napakanagar mong asawa, asa na ba yung ating marriage contract? Baka may expiration date. See? Pero ang pinanggalingan naman ay ikaw. Huwag natin gagawin. Yung mga asawang babae naman, alam nyo naman na yung asawa nyo nagiging dragon pag gutom. Eh di aga-agahan ang luto. Di ba? Hindi niya na isang pay kinagabihan yung tuwalya yung ginamit niya, kinabukasan, pagdating niya pagod na pagod, binungangaan mo agad. See? Small things, pero nag-i-stir up. So maging reminder lagi sa atin. Kung ayaw natin, tayo nga ayaw natin nang nawawala ng pasensya, iisipin din natin yung kapwa natin. Ano ba? Yun. It takes self-control to not automatically look out only for yourself, but kindly look out for other people. Sa Hong Kong po, yung MTR nila doon, yung mga naka-reserved seating po nila doon, wala talagang uupo doon. Kahit pa bump, kahit pa ang dami
daming mga passenger, siksikan na sila, walang umuupo doon kasi ang umuupo doon priority lane lang. Yung priority people lang. Pero dito, yung jeep, doon sa jeep tayo mapunta kasi yung LRT meron naman talaga silang mga design place for priority. Dito may nakalagay na ng reserve. Ito po, wag natin sanang ginagawa to. Pero kung hindi tayo aware, maging aware na po tayo. Wag natin, hindi na nga, yung mga reserve people yung nandoon. Minsan ang babata pa, hindi naman buntis, wala namang kapansanan. Ayaw nandoon sa may dulo-dulo. At ito ang worst. May darating na supposed to be sila ang nakaupo doon, hindi pa sila uusog. Alam mo yung, dapat pasisingitan nila, mapupunta pa sa pinakadulo. Yung senior, mapapailing ka na lang talaga. Ito siguro minsan hindi tayo nagiging aware, pero maging aware tayo. Kaya ngayon nilagay reserve seat. Ikaw eh, alakas-lakas mo pa naman kahit wala ka pa namang rayuma, di ikaw na yung dumulo-dulo. Ibigay na natin. Sa kainan, ito na lagi nababanggit, punong-puno na yung plato mo. Yung kasunod mo, ang dami pa, wala kang pake. So as a Christian, huwag na natin gawin yan, yung mga bagay na yan. Lagi, bago yung sarili natin, ibang tao muna. Again, it takes self-control, lalo na kapag gutom na gutom ka na. Sarap-sarap pa ng lechon, baka maubusan ka ng balat. But still, look for other people. It takes self-control to do good. To go through the narrow gate toward life rather than the evil wide gate toward destruction. Lagi naman natin nakikita itong, ano na to, na yung makipot na daan. Wala talaga masyado dumadaan doon kasi mahirap. Sabi nga, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Gusto mong magpakabuti pero hindi mo magawa. Minsan nahirapan lang naman tayo exercise ng self-control pag yung gagawin natin kasi masama. Diba? Kasi pag mabuti naman, parang hindi naman kailangan naman siya ng self-control. Huwag ka lang magpapaabuso siguro ng sobra-sobra. Pero kaya tayo nag-i-struggle kasi masama yung gusto natin gawin. Hindi umaayon sa gusto ng Panginoon na gawin natin. It takes self-control to be faithful and that have our faith shattered by the mocking of scoffers. Di ba, Kristiyano ka? Bakit dumadanas ka ng mga ganyan? Bakit dumadanas ka ng problema? Di ba, Kristiyano ka? Bakit nag-i-struggle ka? Kayo mga Kristiyano, ang tagal-tagal nyo na sinasabi, darating si Lord, pero 2024 na, wala pa din si Lord. Wag po tayong magpapadala sa mga ganong accusations, sa mga ganong pananalita ng ibang tao sa atin. Alam naman natin, sa gitna ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin, palaga tayong may Diyos sa likod natin. Andyan sila para wasakin yung kalooban sa atin ng Panginoon. Pero wag po tayong magpapadala sa mga taong ganyan. It takes self-control to be a gentle servant of the Lord. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verses 24, ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat magkipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat, mahusay magturo at matyaga. So kagaya ng mga nabanggit kanina, it takes self-control para maging mahinahon sa lahat ng oras. Na kahit nga may mga bagay minsan na hindi umaayon sa gusto mo, pero yun ang pagkakatawag sa iyo ng Panginoon. You have to obey. Maging matyaga saan? Maging matyaga na matuto para dumating ang araw na tayo man, lahat tayo, nakakatayo na dito sa unahan, nagbabahagi na ng mensahe ng Diyos. Tama po ba? Magkaroon ng pagpipigil sa sarili na huwag makipagdebate sa ating paniniwala. Okay lang yung one time, two times sa sinabihan mo siya, pero pag against pa din siya, ipag-pray mo na lang, magbabago din yan ng paniniwala. So hindi ina-advise sa mga anak ng Diyos na makipagtalo para lamang sa kanyang
paniniwala. Kasi hindi naman tayo yung magbabago sa kanila. Si Lord palagi yun. Dinulog na natin sa Lord, then hayaan natin na si Lord ang kumilos sa buhay niya. So, paano daw magkaroon ng self-control? So, browse naman ako. Ang daming lumabas. So, mauubos yung oras natin. Kukuha lang po tayo ng tatlo na sa tingin natin makakatulong sa bawat isa sa atin. Be honest about your weaknesses. You can fix something if you don't admit it's broken. Hanggat hindi mo inaamin sa sarili mo, hanggat hindi natin inaamin sa sarili natin na may kahinaan tayo sa ganitong bagay, hindi natin maaayos yan. Hindi maaayos ni Lord yan. Sinasabi na nga sa'yo na pag nagagalit ka, na kung ano-ano salita ang lumalabas sa bibig mo, pag sinabi sa'yo, deny ka pa din, hindi naman ako ganun. Sinasabi na nga sa'yo na impulsive buyer ka. Hindi, deserve ko naman to. Sinasabi na nga sa'yo na nag-e-stress eating ka. Hindi. Kailangan ko to. So sometimes, kailangan makinig din po tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Kasi minsan, mas kilala nila, mas alam nila, ikaw. Minsan nga ka sa sarili mo, hindi mo alam na may ganun ka. Why? Kasi you are in denial. So yung mga taong nagmamalasakit sa atin, sila yung nakakaalam. Mas higit na nakakaalam minsan. So acknowledge din natin yung tulong nila. At aminin natin yung kahinaan natin. Bawat isa po sa atin may kahinaan. Ako, ang kahinaan ko po talaga is, madami. Pero ang pinakay, masyado po akong transparent. Alam mo yung, pag may kausap ako kaya minsan siguro sa meeting, pag hindi ko talaga gusto, umiigas talaga yung kilay ko, yung mukha ko. Well, I know, it's my weakness. At alam ko eh, tutulungan naman ako ni Lord na makontrol yung mga muscle na gano'n. Tsaka yung minsan yung parang kahit seryoso na, well, nakakahanap pa rin ng ikakatawa. Well, maganda rin minsan, pero pangit, hindi siya maganda. So tayo, oh, wala ba kayong kahinaan? Aminin. Aminin nyo sa Lord. Aminin nyo sa sarili nyo. Aminin nyo sa Lord. Wait lang, Pats. Baka yun. So yun. Number two, make it a goal. I-goal kasi natin. Sa buhay, minsan, goal natin. Gusto kong yumaman. Gusto kong maraming bahay. Gusto kong madami tayong goal. I-goal din natin na magkaroon ng self-control. Hindi mo ma-achieve yan kung hindi mo isipin na gusto ko magkaroon yan. Gusto ko mas maging maayos yung relasyon ko sa aking pamilya. Gusto ko mas maging maayos ang relasyon ko sa Diyos. Then, i-goal natin yan. I-goal natin na yung mga weaknesses natin ay mawala na yung sa ating listahan at mapalitan na ng maraming strength. I-goal natin. Goal natin na maging maayos yung ating kalusugan. And then, goal natin na umiwas sa mga baling lifestyle. Kung dati, jumbo fries, ngayon regular fries na lang. Control-controlin ang sarili para hindi nagtataasan yung mga laboratory results. Di ba sabi nga, yung mga 20s to 30s na nagda-diet para lumiit yung bewang. Pero yung mga 40 years old up para magpababa ng mga laboratory result. And I'm... Isa na po ako. Pats. Draw closer to God. How to have self-control? Draw closer to God. Partnership yan with God. Hindi mo talaga magagawa yan ng mag-isa ka lang. Kung kanina, sabi natin, be honest sa ating mga weaknesses, na idulog mo na sa Panginoon, ipaubaya mo na sa Panginoon, do spiritual exercises, prayer, devotion, fellowship, piliin yung mga makakasalamuha na hindi yung magti-trigger ng iyong kawalan ng self-control. So dapat, alam natin, na dahil tayo ay pinananahanan na
ng banal na Santong Espiritu, lahat na po yan magmamanifest na sa atin. So kung kanina, meron tayong fruit of the Holy Spirit, fruit of the Spirit, this time, fruits of self-control, na plural na gagamitin natin. So number one, mastering of moods. Mamamaster mo na ngayon ang moods mo. Hindi ka na tupanaw, dragon later. Kasi nakukontrol mo na yung sarili mo. Hindi ka na nagpapadala sa mga emotion mo. Hindi ka na nagpapadala sa mga triggering factors sa tabi-tabi mo. So mamamaster mo na yung moods mo. Tama ba? Gusto nyo yun? Gusto nyo rin mamaster yung moods nyo? Kakatuwa siguro, no? Pag kayong ang bawat isa ay lalo sa bahay. Oh, thank you naman, brother. Teddy. Nakakatuwa na makita na harmonious yung relationship ng bawat isa. See? Dahil lang yan sa self-control. Do yung love, alam naman natin yan. Na yung love, lagi naman talaga dapat nangingibabaw. Pero pag minsan, kahit sobrang mahal mo, pag lagi kayong nagkakagulo, unti-unti yung love napapalitan ng hate. So be aware. Watching your words. So pag may self-control ka na, nababawasan yung pagiging tactless natin. Nakokontrol na natin. Nakikita mo na nga na nangitim na siya. Sasabi mo pa rin ang itim-itim mo. Uy, sis, ang itim-itim mo. Ang itim mo ngayon. Minsan, may mga sinasabi tayo na sa atin kasi parang okay lang. Pero yung sa nakakarinig sa recipient, iba pala ang dating. Sasabihan mo, uy lang, ang payat mo. Eh, alam mo may sakit. Let's be aware. Uy, ang taba mo ngayon. Eh, hindi mo alam, struggle na nga mag-diet. Sa atin, okay, siguro kung close na close mo na talaga, pwede naman. Kasi alam nga namang lahat talaga ng ano. Sino mga tao naman talagang super close. Okay lang. Pero if we want to encourage one another, piliin natin yung sasabihin natin. Mas okay pa nga pag-pray mo na lang. Mas okay pa nga nang walang sinasabi, mas nakakapag-comfort pa yun. Kasi yung sa dami-dami mo nang sinabi na akala mo nakapag-comfort ka, ay lalo mo pa siyang na-depress. So yun, having self-control, maiiwasan natin yung mga ganyang bagay. Restraint of reactions. Yun, pag may self-control ka na, hindi na basta-basta yung kamaumutso. Hindi na yung mga plato at baso nyo magliliparan. Yeah, kasi may self-control ka na. Hindi na, maiiwasan na yung mga action na hindi ka nais-nais. Yung mga umiigkas na kilay, maiiwasan na yan. Pag may self-control ka na. See, yan ang bunga ng self-control. Napapas. Sticks to a schedule. Yun. Sabado ng gabi, kukontrolin mo na yung sarili mo na mga kabataan. Maglaro na maglaro. Dahil alam nyo, kinabukasan may Sunday fellowship. Hindi pwedeng malate, nakakaya sa Lord. Hindi naman nakakaya doon sa mga nandoon sa unahan na nag-check ng inyong attendance. Nakakaya sa Lord. Kinagabihan pa lang ng Sabado, prepare nyo na yung mga gagamitin nyo kasi ayaw nyong malate. Kinabukasan. Iiwasan na natin magbabad sa TV. Kukontrolin natin yung sarili natin na magbabad sa TV dahil alam natin na may gawain kinabukasan. So see, yan ay bunga ng self-control. Hindi ka na malilis sa usapan nyo. Hindi na magkakaroon ng tampuhan sa usapan nyo dahil hindi ka na nalili. Well, isa pa yan sa weakness ko. Ayaw na ayaw ko talaga ng nag-iintay. Talaga naman. Wala naman siguro may gusto na nag-iintay. Pero pag nagkaroon tayo niyan, may iwasan na natin yan. Sa school, may iwasan na natin malate sa trabaho, lalong-lalong na sa iglesia. Ma, ito. Makaka-relate lahat siguro dito, no? Manage
money wisely. Maiiwasan na ang Shopee at Lazada kahit sabihin mo pang deserve mo yan. Maiiwasan na ang impulsive buying kasi may self-control ka na. May self-control na ang wallet mo. Kahit ang dami-dami ano ngayon, 3-3 ba? Oo, 3-3 ngayon. So application agad. Wala mong Shopee at Lazada mamaya. See, madi-differentiate na natin ang wants at needs kasi meron na tayong self-control. Maintains good health. Nabanggit na natin kanina, pag may self-control ka na, magkakaroon ka na ng healthy lifestyle. Sige. Yon, magkakaroon ka na ng good health and good conduct. Oh, masyado bang mabilis? Sakto lang yan. Sinusulong control natin eh. Kasi okay, 11 na. Nakaka-pressure yung mga nauna pong nag-preach dito. Ang aaga nilang natapos. Conclusion. Jesus is the only perfect example to follow in demonstrating self-control. Without His self-control, we would all still be under the death penalty for our sins. Natotoo naman. Kung merong pinaka-perfect example is Jesus Christ. Naranasan niyang magutom, naranasan niyang mapagod. But nung tinukso siya ng Satan, hindi siya napadala. Hindi siya nawala ng self-control na kung tutuusin, pwede-pwede naman. Bakit? Kasi ayaw niyang masira ang plano ng Lord sa kanya. So tayo din, bawat isa po sa atin, ay may layunin ang ating Panginoon. Huwag natin sayangin yung pagkakataon na dahil lamang nawalan tayo ng saglit na self-control, mawawala yung pinaghirapan sa atin ni Lord. Mawawala yung nasimulan na natin. So hanggang dulo, ipakita natin. Sabihin natin, eh si Lord yun, si Jesus yun. But, remember, nung naranasan po ni Jesus Christ lahat ng pang-iinsulto, lahat ng panlalait, lahat ng pananakit, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. So wala tayong reason. We cannot justify na si God na kaya yun. Kasi tao din siya nung time na yun. Kung nagpadala si Jesus Christ sa tukso, kung nagpadala si Jesus Christ na mawalan ng self-control, wala tayong kaligtasan sa oras na to. Nasaan kaya tayo ngayon? So let us be reminded always, huwag magpawala sa control. Now, we are now in control. You are now in control. We are all in control dahil alam natin na palagi tayong may Diyos sa likod natin. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Ama namin nasa langit, salamat po sa inyong salita na aming pong pagbubulay-bulay, Salamat po sa inyong salita na aming pong pinagbulay-bulayan sa umaging ito. Salamat Lord sa paalala na kami po ay magtaglay, magkaroon ng self-control upang ang lahat ng plano ni Lord sa buhay namin ay magkaroon ng katuparan. Lord, huwag niyo pong tanggalin sa amin ang aming mga narinig bagkus Lord, itanim niyo po ito sa matabang parte ng aming puso upang magamit po namin ito sa pang-araw-araw naming buhay. Maraming pong salamat Lord at sa iyo lamang ang lahat ng aming papuri, lahat ng aming pasasalamat sa tanging pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Wait lang po. May sumisi niya sa likod. Brother Teddy. Ayan po. Purihin po ang Panginoon. Nabis po ba tayo? Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. So, bago po mag-closing, Sister Malin, ay every first Friday po ng buwan. First Sunday ng buwan ay meron po tayong second offering.
ito po ay ginagamit po natin sa mission. Yung mission po natin na sabi rito, to fulfill the Great Commission and the Great Commission. So ito po, ang perang ito ay ginagamit po doon sa, kasi meron po tayong outreach sa WBCA. So, bilang suporta po sa ating mga misyonari, ay kailangan po nila ng pinansyal. Wala pong libre pamasaya papunta WBCA. So, tayo po, bilang isa sa kapamilya ng Diyos, sa isang iglesia ng SDCF, ay inayayahan po ang bawat isa na magtulungan po tayo. Amen po, mga kapatid? At ang perang ito po ay magagamit lamang po doon sa pangangailangan po ng ating missionary. Mga panggastos po nila, sa pamasahe po nila, at sa lahat din po, sa mga way po study. Amen po. Salamat po sa Panginoon at ay nangyayang po ang bawat isa na tayo po ay magbigay. Po, tayo po ito ngayon. We praise you, Father God. Maraming salamat, Panginoon, Lord, sa bawat isa, Panginoon, na yung mga anak, Panginoon, na patuloy na bukal sa loob na nagbibigay, Panginoon, para po sa mission, para po sa ministry na ito, Panginoon God, ay patuloy namin dinadalangin na pagpalain mo ang pinansyal na ito, God. Hindi naman po, Lord God, ang bawat isa, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, Panginoon, ay patuloy namin dinadalangin sa iyo na ikaw po isang magpala, Panginoon. Patuloy namin itinataas ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. Isang malakas na kalamba po sa ating Diyos, diba? So, para po sa ating closing prayer and benediction. Hallelujah, Lord. Salamat po sa nagdaang linggo na punong-puno ng pagpapalang nagmumula sa inyo. Salamat po sa mga awitin at mensahe na aming pong napakinggan sa umagang ito. At sa oras na to, humihiling po kami ng inyong paggabay para sa darating na linggong ito. Sa mga pumapasok sa kani-kanilang trabaho, ingatan niyo po ang bawat isa. Traveling mercy ang ipagkaloob niyo po sa kanila. Sa mga estudyante, knowledge and wisdom sa kanilang pag-aaral. Sa may mga business, patuloy niyo po itong palaguin. Sa may mga karamdamang pisikal, hipuin niyo po sila at bigyan ng kagalingan, lalong-lalo na Lord ng aming mahal na pastor. Dumadalangin po kami, Ama, ng kagalingan para sa aming pastor. Sa lahat po ng may pinagdadaanan, ito man ay physical, emotional, financial, Lord, katagpuin niyo po ang pangangailangan ng bawat isa. At higit sa lahat, Lord, patatagin niyo po kami spiritually. Marami pong salamat. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala, at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesus Kristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. May network pa daw po.